And speaking of mga news, kailan lang nagpahayag ang isang taong simbahan, may mataas na tungkulin sa simbahan, isang bishop, sinakyan tong issue ng vote buying, kalain nyo. Pati ba naman sa politika nakikialam na rin ang simbahan? Akala ko ba may division of church and state? Akala ko ba hiwalay ang simbahan sa pamahalaan? Bakit tila yata ay nakikisawsaw pa ito? Itong isang particular na mataas na pinuno ng simbahan sa issue ng vote buying. Di natin malaman kung inu-impluensyahan mo. Tama lang kung magiging role ng simbahan ay impluensyahan at turo ang tama mamayan sa mga botante. Okay lang yon. Pero yung sasawsaw ka sa issue na binanggit ni Vice President Lenny Robredo hinggil sa vote buying, na okay lang tanggapin na ang pera na binigay ng isang kandidato at iboto yung gusto. Di natin malaman, tinuruan pa mang gancho ang mga botante. Tinuruan pa man loko ang mga butante. Sabi nila, there's nothing wrong kung tanggapin mo yung binigay ng certain kandidato, pero wag yon ang iboboto. Tama bang katwiran? There's nothing wrong. There is something wrong. Tumanggap ka ng pera, hindi mo ibinalik. Kung yan ay vote buying, parang bumili ka ng isang bagay sa tindahan. For example, bumili ka ng soft drinks, ibinigay sa'yo kape o tinapay. Tama ba naman yun? Okay lang ba na binilang ka? Nagbayad sa'yo, bumili sa'yo ng soft drinks, pero inabot mo, tinapay o kape. Para tayo nagkakalokohan. Tapos sasabihin nito, taong simbahan pa man din, isang mataas na official na simbahan, sasabihin, okay lang. Tinuturuan mo ang mga tao naman loko, ipagpalagay na, panloloko na pagdating sa halalang kampanyahan, ang bilin mo ang boto ng mga tao. Alam mo naman pala na nanggoguyo na itong mga kandidatong to, itong mga politikong to. Makikigaya ka pa sa panggogoyo. Di natin malaman kung anong klase ng isipan ang umiiral dito sa mga taong simbahan. Imbis na ituro sa mamayan na huwag tumanggap, it's either dalahin pa ng konsensya yan or nakakagawa ka pa ng kasalanan, nakakapanloko ka pa. Instead na yun ang ituro, turuan nyo pa ng panloloko. Nakakalungkot. Okay lang siguro kung magtuturo mga public officials katulad ni Vice President Lenny Robredo, na mga governors, mayors, konsehal, kagawad, kapitan. Okay lang kung ganun ang sasabihin nila.
Pero bilang taong simbahan, isa ka sa mga may hawak ng posisyon sa simbahan. Parang it's unethical naman na sabihin nyo na okay lang. Okay lang, tanggapin nyo ang pera. Pero yung ibang boto nyo, tinuruan nyo na manloko ang mga butante, tinuturuan nyo magnakaw. Sana po, bilang nasa simbahan, ilagay naman natin sa tama. Hangad natin na maayos natin ang ating sistema sa halalan. Hangad natin na maging sagrado ang bawat boto natin. Maging sagrado ang proseso ng halalan upang yung mga tamang leader ang isang mailalagay sa posisyon na siyang mamamahala, mangangalaga sa ating bansa. Paano natin makakamit ang sagradong halalan kung tayo mismong mga butante nakukuha natin manggoyo, manloko, magnakaw sa mga kandidato? Alisin na natin ang kaisipang ganun. Alisin na natin ang sistemang pinairal na tanggapin ang pera, iba ang boto. Magpakatinuna naman tayo. Kada eleksyon na lang yan. Kada eleksyon, nandyan yung mga supporter, nandyan yung mga nagpapaepal, masipsip sa kandidato. Pero anong ginagawa nyo? After ng halalan, pag nandyan na mga problema, dumating na ang kalamidad, dumating na ang sakuna, panay na ang daing nyo. Panay ang sabi nyo, sayang lang ang boto ko. Sayang lang yung tinanggap ko para iboto kayo. Kadalasan, hindi lang naman nasa politiko, kandidato ang problema. Nasa atin din, sa mga butante. Kung mali na nga ang itinuturo nila, tinuturo ng mga opisyalis ng pamala, tinuturo ng mga mataas ang tungkulin dyan sa simbahan. Kung alam natin na mali, tayo na mismo ang magdisiplina sa sarili natin. Tayo na ang maglagay ng sagradong sistema sa ating pagboto. Maraming mga ngatwiran dyan dala ng pandemya. Wala pa yung pandemya, uso na rin naman yan. Hanggang saan aabot ang 500, ang 1,000? Maximum 2,000 isang tao para lang mabili yung boto. And then after that, matapos na magastos mo yan, ano na ang pakinabang mo? 3 taon na dadaan sa isang termino. 9 taon para matapos ang isang buong termino. 3 termino yon. Ano ang napalanin nyo? Kada eleksyon, nakasahod kayo, maasa kayo, bibigyan kayo ng 500, 1,000, 2,000. Tapos ngayon, ang itinuturo, tanggapin nyo ang pera. Iboto ang iba. Huwag nyong idahilan dala ng pandemya, kahirapan. Hindi sapat yung pagtanggap nyo ng halagang yon. Para iangat ang sarili nyo sa kahirapang dinaranas nyo. Kaya mga giliw nating mga viewers, mga taga-subaybay ng Servisyo Balita,
panahon na siguro maging seryoso tayo dun sa kagustuhan natin ng pagbabago sa lipunan. Yung hangarin natin may makitang tunay na pagbabago sa pamamahala sa ating bansa. Sa atin magsisimula. And payo ko lang doon sa mga opisyalis ng pamahalaan. Pati na rin dyan, may mga hawak na mataas na posisyon sa simbahan. Kung pwede lang, sana, huwag nyo nang himukin ang ating mga botante na itong manggap ni Singko mula sa mga kandidato. Kasi hodang iboboto nila o hindi, hanggat maaari, i-discourage natin ang pagtanggap ng mga botante ng pera. Umababa ang dignidad ng bawat botante. Sana po bilang mga leader ng pamahalaan, leader ng lipunan ng pamayanan, bilang mga leader, show your leadership. Pakita nyo yung maayos na pamamahala.